Hello guys! Welcome back again to my YouTube channel, Cesarie Mix Vlog. So guys, kung bago ka pala sa channel ko, please don't forget to subscribe my channel and click all the notification bell para updated ka naman sa next na video. So guys, ang video natin ito tungkol ito sa ating Rena, sa bagong upload ng ating Kalingap Rub. So, sino ba sa inyo ang tuwang-tuwa sa nakita na talagang papagaling na ang ating Rena? So, binalikan muli ang ilog na kung saan siya ay takot na magtawid papunta sa kabila. So, kitang-kita natin at ang saya-saya niya. So, bago ang lahat, shout out sa lahat ng mga kalingap, lalo-lalo na sa mga kuya-kuyahan ng ating Princess Rena sa Keyboys, at syempre sa lahat-lahat na rin na nagmamahal sa kanya, sa ating Rena. So, nakita na natin kung gaano siya kasaya, gaya na sinabi ng ating Kalingap Rub sa kanyang thumbnail na sobrang saya ni Rena. So, ating napapansin na talagang malaking-malaki na ang ano ni Rena na papunta na sa kanyang kagalingan. So, sana tuloy-tuloy pa rin tayo na magdasal at ipag-pray na talagang bumalik na sa tamang pag-iisip at sa tamang katayuan si Rena. So, salamat sa ating Kalinga Bruda sa kanyang pag-aalaga. At yun na nga, marami tayong nakikitang comment na yung sinisigaw, lalo-lalo na ng, sinisigaw ng iba na sana daw ay wag lang muna si Rena ibalik sa kanyang nanay. Pero hindi natin yan alam kasi depende yan kay Rena kung uuwi na siya sa kanyang nanay, basta hindi lang doon sa kanyang lolo. Yun ang sigaw ng ating mga citizens dyan, senior citizens dyan, o mga supporters na sana wag lang doon sa kanyang lolo kung pwede dito doon sa kanyang nanay. So, malalaman natin yan kasi si Rena, no, kung tatanungin siya, makakasagot. And then, minsan pa iba-iba pa ang kanyang iniisip. So, hindi pa natin yan talaga totally na ano. At least, nakikita na natin ang dati at ang ngayon, di ba? So, nakakatuwa dahil sa pagsusubaybay natin sa kay Rena, may magandang improvement na at lahat tayo ay masaya. So, about naman sa kanyang mga, kumbaga sa atin, oo, nakikita natin ang dati at ang ngayon. At ngayon sa akin lang nakikita sa kay Rena is parang hindi niya pa yan siguro talaga ma-appreciate kung ano ba ang nangyayari sa kanya o ano ang kanyang mga nakaraan or ano. Pero ipagpatuloy natin na ipag-pray na si Rena ay gagaling. At doon natin yan hihintayin o subaybayan o titingnan ang kanyang pagaling, nabalikan niya ang kanyang mga nakaraan at na hintayin natin na siya mismo ang mag sa kanyang sarili kung ano ang mga nangyayari sa kanya. So sa ngayon is praying pa rin natin na gagaling na talaga si Rena. So nakikita natin na ang kanyang improvement lalo-lalo na sa kanyang pag-aral-aral at na ano ay ang kanyang pakikisalamuha sa mga bata na nag-aaral siya is may response na. Malaking tulong ito sa kay Rena. Lalo-lalo na kung ang isa pa dyan ay ang talagang pag-alaga sa kanya, pag-care sa kanya, kung gaano siya talaga binigyang pansin para mahalin, di ba? Yun ang kulang sa kay Rena, yung pag-intindi at pagmamahal, pag-unawa, ang kailangan ni Rena na dapat ay palagi niyang mararamdaman kasi itulong yan sa kanyang kagalingan. Alam natin, ako sa palagay ko si Rena talaga is my trauma yan na bata. Parang may nagkaroon siya ng nervous breakdown na inano ng kanyang katawan. Kumbaga is si Rena is mahina yun sa pag kung sa ano sa mga immune system is mahina siya. So siguro mayroon yan siyang kahit na alam natin na parang buhi siya pero
mayroon yan siyang kahinaan, si Rina, kung atin lang i-analyze kung bakit siya nagkaganyan. Kasi mayroon ako niyan dati, kaibigan, na parang ganun, na parang may kinakatakutan pero hindi naman ginagawa sa kanya. So, ang kailangan ng dyan sa kanya is palagi siyang, ang kanyang mind is hindi nag-iisip ng malalim at palaging, kumbaga hindi naman sobrang masaya. May saya lang na parang maaaliw lang siya or ano, yun lang ang dapat sana sa kay Rina. Kumbaga hindi niya iniisip ang kung ano-ano na malalim na pag-iisip, kumbaga. Pasensya na. Parang binibilisan ko to yung pag-aano ko, mga kalalabs, kasi alam niyo naman ang buhay OFW, kaya pasensya na kayo minsan na hindi tayo makaka-update dito minsan palagi, kasi nakaw-nakaw lang tayo sa time, di ba? Alam niyo naman ang buhay OFW, so pasensya na po kayo, ha. Yun na nga, tuloy-tuloy lang tayo, at kung ano man ang mga nakikita natin na mga ano is sa sinasabi ko palagi na huwag natin pagbigyan ng reaction ang mga buzzer, kasi kung ang buzzer ang tutukan natin is hindi yun sila titigil na mangbabas, kasi alam nila may supporter din sila na nandyan sa kanila. So kailangan natin dito, ako dito sa content ko is good vibes lang tayo dito. Kung ano man mga kaganapan na nakikita natin, yun ang atin idadalhin sa inyo. Kasi mismo ako na gumagawa nito is nasasayahan rin, diba? So kumbaga is para sa amin na mga OFW is stress reliever ko rin ito, diba? So yan na nga, salamat na marami sa inyo. Tuloy-tuloy tayo sa pagtulong, sa pagdasal sa Irina, pagsubaybay ng kanyang ina-upload ni Kalinga Prab hanggang siya ay gumaling. Diba? So salamat na marami sa inyo dahil nandyan kayo sa mga nag-subscribe sa akin. Maraming salamat sa inyo sa inyong panonood, na sana walang skip ads naman dyan. Kasi alam nyo guys, ito ay gagawin ko rin itong balang araw pag uwi ko is gagawa rin ako ng charity doon sa amin. So kung in case na magkaroon ako dito ng pagkakataon sa channel natin, is mag reach out ako sa Kalingap kay Kuya Bal Santos Matubang kung pagbibigyan tayo ni Lord. So sa lahat, maraming salamat sa inyo, patuloy tayo at suportahan pa rin natin yung mga charity vlogger na mayroong mga magandang ginagawa, pagtulong sa kapwa. Yun ang dapat natin na tutulungan, yung makita natin yung kanilang paghihirap na binibigay rin sa mga may hirap. So napakaganda, no, kasi maliit man na bagay is malaki na para sa kanila na makatanggap sila ng blessings na galing sa atin. At yun na nga is nakapagpataba ng puso na ikaw na nagtulong is binabalikan ka ng pasasalamat, diba? So, hanggang dito na lamang guys, at see you for my next vlog. Nagmamadali ako dahil alam nyo naman may trabaho tayo. So, bye-bye. See you for my next vlog. Please don't forget to subscribe my channel kung hindi ka pa nakasubscribe. Ingat, God bless, and bye-bye! Happy lang.